Magandang araw po sa inyo, mga kasambuhay. Sa araw nito ay pag-uusapan natin at inaanyayahan kong pagnilayan ang isa sa mga pinakasikat na devotion nating mga Pilipino. At ito ay walang iba kung hindi ang devotion natin sa Poong Itim na Nazareno. Ang unang direktang karanasan ko ng taunang traslasyon ng Itim na Nazareno ay nangyari mga 4 o 5 taon na ang nakakaraan. Pero hindi bilang isang deboto, hindi rin bilang isang kasama sa traslasyon, kundi bilang isang tagamasig mula sa mataas na palapag ng isang hotel sa Maynila. Nag-check-in kami noon ng nanay ko ilang araw pagkatapos ng birthday niya ng January 5, na napatapat naman sa pagtitipon ng mga deboto sa Maykerino Grandstand. Sa kapal ng tao, wala kaming makuhang taxi para masakyan palabas ng hotel at para makauwi sa bahay. Hindi ko na matandaan kung anong oras kami nakauwi, pero matagal kaming naghintay. At noon, lalong tumibay yung mga dati kong palagay sa mga deboto, na sila ay mga panatiko, mga mapamahiin, kumbagay makapunas lang sa Poon, ayos na. Mga debote, ibig sabihin ay mahilig uminom at sumasama ng nakainom. Sa salita namin, sila rin ay mga pakiraw-raw. Ibig sabihin yung mga pakiuso, sumasama lang sa uso. At yung iba naman, yung ilan, ay ito ay mga pagtitipon din ng mga taong may interest sa status symbol. Sikat ka pag may reserved seat ka sa Quirino Grandstand. Nakakapasok ka sa masasabi nating Holy of Holies doon sa simbahan ng Quiapo kung saan nakatago ang tunay na imahen ng Itim na Nazareno. Nakakaakit ka sa karosa ng Nazareno at iba pang mga special privileges para sa mga tinatawag na VIP. Mukhang inggit na inggit lamang yata ako ah. O kaya, higit sa lahat, ang tingin ko sa kanila, marami sa kanila, mga mangmang sa turo ng iglesia. Pero nang mabasa ko ang mga paglalahad tungkol sa debosyon sa Itim na Nazareno, ni Monsignor Jose Clemente Ignacio, o mas kilala sa tawag na Monsignor Clem, dating kura paroko ng Quiapo, o ang Minor Basilica of the Black Nazarene, at ng iba pang mga nagbahagi tungkol sa usapin natin ngayon, para akong nanliit pa kahit maliit na ako. Ako pala ang mangmang. At pakiramdam ko ngayon, napakapangahas ko naman na humarap sa madla, humarap sa inyo para magsalita tungkol sa debosyong ito na nabalita na rin yata sa iba't ibang panig ng mundo. Samantalang ako naman ay kapos na kapos sa kaalaman. Hayaan nyo na lang na samantalahin ko ang pagkakataong ito na magbahagi sa inyo sa paraang itinatama o itinutuwid ko rin ang dati kong mga hindi makatarungang pagkiling o unjust biases tungkol sa debosyon sa Itim na Nazareno. Una sa lahat, hindi ko maitatanggi at hindi maitatanggi na hindi lang nagpapatuloy ang traslasyon taon-taon, kundi parami pa nga ng parami ang mga sumasama. At kapansin-pansin na bagamat karamihan pa rin ay mga kalalakihan, dumarami na rin ang mga kababaihan at lalo na ang mga kabataan. Binabanggit ni Monsignor Clem ang natatandaan niyang sinabi ni Father Catalino Arevalo, isang Hesuitang pari na dati ko ring profesor sa Loyola School of Theology. Kung titingnan natin, sabi ni Father Arevalo, kung gaano kadeboto ang mga tao sa Itim na Nazareno, talagang masasabi nating totoo ito. At ang debosyon ng mga tao ay isang tunay na karanasang pananampalataya o faith experience. Totoong may mga nakainom o mga lasing na sumasama sa traslasyon. Mga deboteng deboto, ika nga. Pero higit na marami ang hindi deboteng deboto. Ganun pa man sa isang banda, maaaring totoo sa kanila ang kasabihan sa Latin
in vino veritas. Kung kailan daw nakakainom ang isang tao, mas lalo siyang nagiging totoo sa sarili at nagsasabi ng totoo. Ang sinabing ito ni Padre Arevalo tungkol sa pagiging totoo ng debosyong ito ng ating mga kababayan ay isang pagtutuwid sa dating pananaw tungkol sa tinatawag na popular o folk religiosity, na labas o hindi kabilang sa tinatawag na normally acceptable and universally accepted church practices. Ayon pa kay Monsignor Clem, ang ganitong mga pamamaraan ng popular religiosity ay hindi nabibigyan ng kanilang nararapat na lugar o pagkilala bilang kaisa sa mga itinuturing na aprobadong pagdiriwang ng ating iglesia. Sumasang-ayon tayo sa mungkahi ni Padre Arevalo na napapanahon na ang mas masusi at mas malalim na pag-aaral sa espiritualidad ng debosyon sa itim na Nazareno. Hindi na maaaring baliwalain at lalong hindi dapat pintasan lang ang popular religiosity na tulad ng debosyong ito. Ayon pa rin kay Padre Arevalo, ang popular religiosity sa panahong ito ay isa sa pinaka makapangyarihang pagkakataon kung kailan ang mga tao ay nagkakaroon ng tunay, nararamdaman, tumatalab at mabisang kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Isa sa mga pangunahing makikita nating ginagawa ng mga tao sa araw ng prosesyon ay ang paghipo at pagpunas sa imahen. Natatandaan ko ang sinabi sa amin ni Bishop Tagle noong isa sa mga annual retreats naming mga pari ng Society of St. Paul. At biniro niya kami, tinatawanan niyo yung mga pumupunas sa mga santo, sa mga imahen. Pero doon naman sa inyong mga bookstores, sa tindahan ninyo, nagtitinda kayo ng mga imahen para may mapunasan ang mga tao. Ako mismo, kasama ang ilang parokyano ng Our Lady of Sorrows, ay natatandaan kong pumila ng 6 na oras sa Manila Cathedral para lang makahipo at makapunas ng panyo sa relic ni Padre Pio para sa paggaling ng iniindang sakit ng nanay ko. Naalala ko rin ang kwento ni Monsignor Clem na nung isang araw, kinabukasan pagkatapos ng translasyon, January 9, 2011, nakiusap na makapasok ang nunsyo kasama ang ilang pang mga pari upang makita ang imahen ng Nazareno. Pinapasok sila, tahimik na nagdasal, lumuhod ang nunsyo, si Most Reverend Edward Joseph Adams at hinalika ng kamay ng itim ng Nazareno. Ganun din ang ginawa niyang mga kasama niyang pari. Pagkatapos, inilabas ng nunsyo ang kanyang rosaryo at ipinunas sa kamay ng Nazareno. Sabi ni Monsignor Clem, dalawang debosyon ang nagtagpo. Debosyon sa Mahal na Maria at ang debosyon sa itim na Nazareno. Bakit nga ba dinadagsa ang traslasyon taon-taon? Walang ibang dahilan kung hindi ang itim na Nazareno. Hindi matatawaran at hindi na rin mabilang ang mga patotoo ng mga deboto sa mga kahilingan o panalangin nilang tinugunan ng itim na Nazareno. Mahimalang pagpapagaling sa mga may sakit, mga pagpapalang material tulad ng magandang trabaho o negosyo, pagpasa sa board exams, pambayad sa matrikula, sa kuryente, upa sa bahay at iba pa. Mga pagpapalang spiritual din tulad ng pagbabalik loob sa Diyos, pagtigil sa masasamang bisyo, pagkakasundo ng mga magkaibigan o magkakamag-anak na dating nagkasamaan ng loob, mga mag-asawang nagkabalikan pagkatapos na maghiwalay ng mahaba rin panahon, pagkakabuo muli ng dating mga nawasak na pamilya. Higit sa lahat ng ito, ang larawan ng Nazarenong napaluhod pero akmang tatayo. Tatayo muli upang patuloy na pasanin ang krus. Ito ang sinasamahan ng mga tao, ang Nazareno, ang Diyos na hindi magpapatalo sa anumang hirap kasama nila. Kaya naman, hindi ito isang tinatawag na defeatist
na pananampalataya. Kung hindi ito ay pananampalataya sa isang Diyos na hindi matatalo ng anumang paghihirap kahit nga kamatayan. Bilang pagtatapos, totoong kailangan ng karampatang pagdadalisay sa debosyong Pinoy sa itim na Nazareno. Totoong kailangang tugunan at gawan ng paraan ang ilang pagmamalabis. Pero huwag din nating kalimutan na ang kakulangan ng maraming deboto sa kaalaman at pag-unawa sa doktrina ng Iglesia ay hindi maisisising lahat sa kanila. Ayon na rin sa pagtataya ni Monsignor Clem, ang talagang kulang ay ang mga pagkakataong na ibibigay sa kanila para sa mas kapaki-pakinabang na pag-aaral o katekesis at paghuhubog o formation sa mga dapat nilang matutunan. At ito sana ang pagpapalang ikpagkaloob din sa atin ng itim na Nazareno sa taong ito sa ating Iglesia Katolika. Mabuhay ang Padre Jesus Nazareno. Ito po ang ating pwedeng pagnilayan tungkol sa ating debosyon sa itim na Nazareno. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Rolin Flores mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.